Good day mga kapadyak, ating pag-usapan ang bike indoor trainer. Ano nga ba ang bike indoor trainer? Bago ang lahat, ating bubuksan muna at sisilipin ang aking biniling bike indoor trainer. Yan po, bubuksan na natin ang box. Nabili ko to sa Shopee. Salamat Shopee. Deka naman. Ayan, dalawang box. Pero isa lang ang laman. Ito na po ang bike trainer natin. Ito po ay pinadala nila na walang user manual. Kaya nag-base kami sa picture na lang. At ito yung lalagay sa gulong sa harap. Para hindi gumalaw-galaw. Nanti check na rin yung makina niya. Siguro makina rin ang tawag dyan, yung papaiko din natin. Yan po, dyan na. Shiring! Parang makina lang na kung saan ka pwedeng maghasa ng lagari o kutsilyo. Yan, yan po. Bale, kabalibaitad yung paglagay namin, kaya pagpasensyaan nyo na. Binase lang namin sa picture. Wala kasi kaming, walang pinadalang user manual. Alam nyo na kung bakit napaka-importante ang user manual. Ayan po, ating pag-uusapan ngayon ang bike indoor trainer. Ano nga ba ang bike indoor trainer? Ang indoor bike trainer ay ginagamit ito sa pag-iensayo ng walang inaalalang disgrasya, maulan or mainit ang panahon. At dahil pandemya ngayon, napakagandang gamitin ito mga kapadyak. Kahit di ka lumabas at maggala-gala, baka makakuha ka pa ng animal na COVID. Kaya gumamit na lang itong indoor trainer. Ano ba ang mapapala natin pag buwing tayo nito? Isa sa mga kadahilanan bakit ako bumili, maganda itong warm up bago sasabak sa long ride. O di kaya sa competition. Kala mo kung nakikipag-compete naman ako. Pwede rin itong pang-recover kung galing ka sa matinding pambubudol ng mga tropa mong siklista. Makakatulong din itong palakasin ang mga binti. Sa isang oras na gamit mo, pwedeng katumbas ito ay 2 o 3 oras sa daan. Napakainam din to, mga kabatyak. Pwede kang manood ng paborito mong palabas habang ginagamit mo ang indoor trainer. Kakaiwas ka na sa disgrasya, hindi ka pa magre-reklamo kung mainit. Pwedeng-pwede to kahit bumagyo at hindi ka makapag-bike sa labas. At saka, hindi ka na magkakaproblema kung late ka uuwi or gusto mo pang magtagal sa labas. At di ka mapalo ni Mrs. or ang iyong girlfriend. Diba? Sulit to. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Habang na-assemble natin to, sino ba ang naka-experience na sa inyo ang gumamit nitong bike trainer?
kasi first time ko din itong gamitin. Yan, ina-assemble na namin. Bali, hindi namin alam kung paano i-assemble sa una. Kasi wala talagang user manual eh. Ano ba rin binilan namin? Parang pipitugin na siya, pero baka nakalimutan lang maglagay ng user manual. Ano? Minubuting-ting ko. Ayan. Ito pa pala ay pwedeng-pwede sa folded bike. Diba, nakalimutan ko kung anong size yung gulong niya. Pwede rin din dito sa 26ers, 27, tsaka 29er na gulong. Kaya okay na okay to. Kahit anong bisikleta, pwede. Ang alam ko, pwede rin dito yung BMX eh, kung gusto mong ilagay yung BMX. Kaya napakainam talaga ng may bike trainer. Itong trainer to. Yan, manood muna kayo sa aming pag-assemble. Yeah, pagpasensyaan nyo na. Habang nanonood kayo ng pag-assemble namin, makinig na rin kayo ng music niya. Mga background, yung background music na nilagay ko. Bidelitad ulit namin yung makina niya. Pero mali pala ang posisyon na to. Kaya kakalas na naman. Kalasin na naman to. At babalik na rin. Thank you.
ngayon po, ating naayos na sa tamang lalagyan niya, anong posisyon niya. Ito po yung adyasan. Kung anong klaseng gulong nilalagay natin, pwede natin i-adjust. Pihit-pihit lang. Kasi may spring sakit na niya eh. Yun. Po, tapos na natin na-assemble to. Lalabas na natin at lalagyan ng bisikleta. Ayan po. Ay aking tinetesting na. Hindi pa nakasapatos at nakatsinelas pa. Huwag pa dyan po. Pag ganyan ang suot nyo pag lumabas sa daan. Bawal po yan ha. Lagi nyo pong tatandaan tayo magsuot ng helmet pag namamadyak sa daan. Ride safe mga kapadyak.